Guys, di ba familiar na kayo sa may technical analysis wherein you will be reading and interpreting kung ano sinasabi ng chart. Ngayon, meron na akong i-introduce na isa pang type of analysis, which is actually personally yung favorite type of analysis ko, no? Ito ang tinatawag na sentiment analysis, which is also another kind of technique na pwede mong gamitin along with your technical analysis para mas lumakas yung conviction mo whenever you trade. Paano ba natin gagamitin yung sentiment analysis? So there are two kinds of sentiment analysis. First, yung retail sentiment analysis, and there is yung COT analysis. And abangan niyo yung next video ko kasi doon ko i-discuss yung COT. So ano nga ba yung retail sentiment analysis? Basically, the retail sentiment analysis comes from the concept na 95% of retail traders, to be specific, fail. So yung 5% lang yung nagiging profitable. So saan nga galing yung 95% figure na yan? May study ba yan? Actually, this is just an observation sa may trading community. And it's logical. Bakit? Siyempre ako, naging coach ako for ilang years din, and in-observe ko yung behavior ng mga traders, mga ibang students, and napapansin ko na majority, siyempre, pag newbie, ang nangyayari, nagte-trade na walang plan, nagte-trade na based sa feels, nagte-trade based on emotions. Sa una, swing trader dapat, tapos sa gitna, bigla nagiging scalper. Yung mga ganyang classic style of trading, yung wala talagang style, yung wala talagang plan. If you think about it, 95% of the traders inside the brokers, yan yung ginagawa. And then there are 5%, it might not exactly be 5%, pero could be higher, baka 10%. Pero ang whole point is majority of traders usually fail kasi nakabase sila sa emotions nila. And there are a minority of traders na educated na meron silang plan, meron silang trading techniques, they know how to read the market, so nagiging profitable sila in the long run. Now, yung retail sentiment analysis is based on broker data. Okay, so anong ibig sabihin ng broker data? Basically, yung mga brokers, naglalabas sila ng data that shows kung ano yung ginagawa ng mga kliyente nila. Are they buying at the moment or selling at the moment? So kapag nakapagkita ka ng broker data or retail broker data, makikita mo dyan kung ilang tao or basically ilang percentage of the clients are selling, ilang percentage ng kliyente ay nagbabuy. So syempre, if we go along with the statistic na 95% of retail traders fail, then obviously kapag majority of a client in a broker is selling and minority are buying, eh di doon tayo sa nagbabuy. Kasi majority of retail traders fail. So doon tayo sa minority. Kasi most likely, sa minority, yung mga nagte-trade na may plan, na hindi nagte-trade based on emotions, hindi nagpa-trade based on feels, yung mga hindi nagpre-premature nagka-close ng entry, yung hindi na-fomo, and so on and so forth. Ngayon, alam mo na yung theory. Paano natin i-a-apply yan along with our technical analysis? So papakita ko yun sa chart. So usually, no, there are three websites na ginagamit ko for this. The first website is fxssi.com/tools/current-ratio. As you can see, no, makikita mo, kunyari, for the pair of Euro-USD, yan, meron tayong listahan ng mga brokers dito and percentages of what their clients are doing. And then meron tayong average ng lahat ng mga ginagawa ng kliyente. By right, ang sinasabi nito, based on this broker data, which is basically kumuha tayo ng sample size ng mga retail traders in the industry to know ano yung percentage nagbabuy and nagsisell ng Euro-USD, for example. So dito nakasulat, 50% of retail traders based on our sample size are trading or buying Euro-USD. 49 nagsisell. Okay? So, if ginamit natin yung 95% of traders fail na statistic, edi makahanap tayo sana ng sell opportunity for Euro-USD. Same din if we would go for GBP-USD, doon tayo sa minority, for USD-CAD, for NZD-USD, and so on and so forth. Ngayon, kung mapapansin mo dito, hindi lahat ng pairs ay available sa FXSSI. Okay? Kasi, FXSSI, nagtatrack lang sila ng ito. So, I'm not sure ako bakit hindi nila sinasakop lahat, eh, no? Pero we work with what data is provided to us. So that's why, hindi lang FXSSI ang only website na ginagamit ko for broker data. Kung wala dito yung pairs, ginagamit ko rin IG Client Sentiment. So ganyan din, makita ka ng percentage of clients more on the IG platform, no? On the IG broker, ang nagbabuy or ang nagsisell. So, mas maganda i-view yung full IG client sentiment report para at least may idea kayo.
Ayan, ganito yung itsura niya. So you can see kung, kunyari sa AUDJPY, 37.9% of IG clients are buying or sinasabing net long, 62% are net short. So that means yung 62% na sinashort yung AUDJPY, yan yung siguro walang plano. Or yan yung siguro ano, masyado nag-short-term trading, nag-FOMO trading, retrading, whatever. And yung 37.9%, most likely, yan yung nagtitrade ng matino. So, therefore, kapag sinundan natin tong technique na to, we can look for bullish bias sa AUDJPY. So again, no, hindi lahat ng pairs mahanap mo sa IG client sentiment. So yung mga pairs na hindi mo mahanap dito, doon naman tayo sa myfxbook.com/community/outlook. So dito mas madaming pairs ka mahanap for your client sentiment. So siguro you don't really need to look at yung percentage. Isang tingin mo lang dito sa red tsaka green, alam mo kung sino yung nagbabay, alam mo kung sino yung nagsisell. Okay? So, this data naman shows yung kliyente na affiliated sa MyFX book. Okay? So, if makikita mo to, parang kumukuha lang naman tayo ng sample size for our parang statistical research. Parang ganyan lang din. So, if you would see, no, makikita mo, kunyari, NCD CAD, you would even see USD SGD, yung mga exotic pairs. So, medyo kompleto dito. Okay? So, at least meron kang tatlong website na pwedeng pangkuhanan ng data. So, the question now is, how exactly do you use this data? Hinding-hindi pwedeng gawin dito ay gamitin to as a signal. Okay? Hindi porket, like, let's say, nakita mo NCDCHF. Minority of the clients associated with my FX book are buying. Hindi porket nakita mo ng ganito, magbabuy ka na agad. Hindi pwedeng ganyan. You also have to match it with your technicals to make sure that it makes sense. Okay? So, bibigyan kita ng ano, example. Okay? So, let's check the pair Euro-NZD. Okay? So, this is an intraday, ano, intraday pair. So, nasa 1-hour time frame ako, so medyo intraday siya. So, as you can see, no, meron tayong nakitang double top. Okay? And then, double top, kunyari, ito yung neckline. So, medyo binibigyan ko na kayo ng application. Okay? So, we have the neckline here and then nag-breakout. So, by right, it would be good if nag-retrace to and we would make a buy order. Kasi, yung Euro-NZD naman, yung double bottom pattern na to is a bullish pattern, bullish reversal pattern. So, if after yung double bottom, nag-breakout and then nag-retrace, ang nangyari dyan ay we can place a possible buy order. Ngayon, syempre naman, kahit nakakita tayo ng pattern, wala naman talagang 100%. What we can do is pupunta tayo sa retail sentiment so that mas makakuha tayo ng conviction. Okay? So, meron tayong nakitang bullish pattern for Euro-NZD. Now, let's go to, for example, yung MyFX book. And then, hanapin natin yung Euro-NZD. Okay? So, according to this data, majority of retail traders associated with MyFX book are selling. Minority are buying. 38% nagbabuy, 62% nagsisell. So medyo malaki yung difference, eh, no? So that means mas malakas yung conviction ko to buy Euro-NZD kasi onti lang yung nagbabuy. So syempre, kung susundan natin yung 95% of retail traders fail, then this makes sense. So, pwede ako mag-buy ng Euro-NZD pag nag-retrace. So, hindi ako mag-buy dito, syempre. Kasi, it goes against yung rules ko sa technicals. And, ano, it doesn't make sense na mag-buy ako sa tuktok. Syempre naman, pag tinanong natin kung yung double bottom pattern, kung nag-breakout, saan tayo mag-buy? Eh, di sa retracement. Okay? So, that's an example. Now, let's go to about Euro-GBP naman. Yan. So, check natin yung Euro-GBP. So, as you can see naman sa may Euro-GBP, meron tayong nakikitang series of lower lows and lower highs. So, this actually looks like a trend, a downtrend. So, ang tanong ko dito is, okay, based on kung nag-retail sentiment analysis ako,
malakas ba yung sell conviction dito? Kasi kapag downtrend siya, edi mag-sell ako. And then sakto, bumalik yung price sa may previous lower low. Which means na itong area na to is an area of alignment or an area of value. So medyo maganda naman yung prospects to sell. However, syempre naman, kung gusto natin magkaroon ng extra conviction, we can go to retail sentiment. And then, i-type in natin EURGBP. So, ang tanong is, what is EURGBP doing? Okay? So, kung nakita natin dito, majority of EURGBP traders are buying, minority are selling. So, that means malakas yung conviction ko to sell. So, okay ako dyan. Maganda yung setup, maganda yung retail sentiment. Now, mahanap mo rin yung EURGBP sa IG client sentiment. So, yung mangyari, pwede ko rin i-check dito so that I can have more conviction. So, dito yung EURGBP. So, as you can see, no, dito sa EURGBP, yung net short or yung mga nagbebenta ay 47. Mga nagbabuy ay 52. So, that means less people are shorting EURGBP. So, dalawang sites ang nagsabi sa akin na maganda tong bearish prospect kasi minority of retail traders are selling. Therefore, dun ako sa minority. So, maganda tong i-sell kapag meron na akong trigger for entry. Okay? And last, let's check NZDJPY naman. So, yung mga charts na to, at least pinapakita ko kung paano siya i-apply along with the retail sentiment data. So, dito naman sa may NZDJPY, kung chinek natin, meron tayong na-form na double top. Okay? So, a double top, ayan, ito, mukhang letter M to. So, dito yung neckline natin. So, a double top is basically a bearish pattern or a bearish reversal. That means, pag nag-breakout and pag nag-retrace, pwede ako mag-sell. Siyempre, isipin ko, pwede ako mag-sell dito. Let's check our retail data para ibigyan ng conviction. So, let's look for NZDJPY. So, according to our retail sentiment, 77% of retail traders are selling. 23% are buying. Okay. So, medyo nag-conflict. Ang nangyari dyan ay, although meron ako nakitang setup for selling sa technicals, yung sentiment nagsasabi, hindi okay mag-sell because everyone is selling. Kung chinek mo rin yung ito, okay, wala naman yung NZDJPY sa IG. And then, walang NZDJPY din sa may FXSSI. So, siguro ito lang yung data na mahahawakan natin. Now, since our data says that majority are shorting the market, yung NZDJPY, medyo magiging alanganin ako dito. Kasi, it's possible na since majority ay nagsisell, definitely may bullish pressure somewhere here. Okay? And ayun, like I said, no, 95% of traders would fail kung i-follow natin yung concept na to, hindi ko to ite-trade. That's basically how I do sentiment analysis. So guys, yan yung isa sa mga favorite types of analysis ko. Just a few disclaimers, no. Based on my experience, napapansin ko na gayon retail sentiment analysis, mas gumagana sa intraday kesa mag-swing. Although, you can also use it for swing trading, pero more of sa may entry point na. So, hindi na siya for bias talaga. More of for kapag ready ka na mag-enter. So, that's the first type of sentiment analysis. The second type of sentiment analysis is called the COT sentiment analysis, which I'll be discussing in the next video. So, abangan mo yan. I'll see you in the next video.